Good morning guys, good afternoon, good evening, kung ano man kayong oras na nanood sa aking video ngayon. For today's video ay mag-share ako sa inyo kung magkano ang aking puhunan sa aking maliit na sari-sari store, kung magkano ang aking pasimula sa aking sari-sari store. Ngayon guys ay mag-share ako sa inyo kung magkano ang aking puhunan. Maliit lang po ang aking puhunan sa maliit lang po ang puhunan na isinimulan ko sa aking maliit na sari-sari store. Ang puhunan ko po ay 3,000 lang po unang-una na nabili, mga fast moving lang, yung mga owl, asin, asukal, yung mga toyo, yung mga mungkus, yung mga noodles, sardinas, yun, mga shampoo, yung mga sabon na mga bar at powder. Hindi po siya marami ang aking binibili. Maliit lang po ang aking nabili sa mga asin ay 1 kilo lang. Yung mga shampoo ko, isa lang po siyang brand. At yung toyo ko, maliit lang din. At yung mantika ko ay, or oil, ay isa lang, yung isang plat na mantika, yung isang buti lang sa tanduway. Yan po ang aking nire-repack. Sa isang buti ay meron po akong 10 or 11 na repacking ko. At yung asin ay mayroon ding akong 10 na peraso. Ang puhunan ko po ng asin ay 10 pesos lang po, at may maibenta ko po siya ng 20. Tag 2 pesos po ang aking isang. At meron po akong tubo na 10 pesos. Ang mga tubo ko sa aking mga repacking ay mahigit lagpas sa kalahati or kalahati. At yung mga chicheria ko, hindi po siya marami. Maliliit lang po ang aking mga binibili. Yung makakaya lang, yung fish cracker noon ay 3 or 5 ang aking binibili. Yung unang-una sa aking tindahan na binibili ko, kung wala akong alak na maitinda sa aking tindahan, dahil hindi po ako bumibili dahil kinakailangan po malaki ang ating puhunan dyan sa alak, dahil mahal po siya. Kaya hindi pa po ako nagtitinda noon unang-una ko sa pagtinda. At hindi rin ako bumibili ng marami ng mga dilata. 3 o 4 lang yata ang aking binibili na mga dilata. Yung mga noodles ko, lahat ng mga noodles ay 2 or 3 ang aking binili. Hindi po siya marami ang aking binili dahil maliit lang ating puhunan. Yung mga sigarilyo ko, meron na po akong sigarilyo dahil bintang-binta po siya araw-araw. Bumili ako ng 1 kaha sa Maiti po ang mabili. Ang 1 kaha ay maubos po siya sa 2 araw. Kaya kapag naubos na po ay bumili naman ako kaagad. Ang yung maliit lang ang puhunan, hindi po siya anong tawag dito, yung lahat ay mabibili mo
Pero kung gusto mo namang magkaroon ng maraming paninda, araw-araw po magbinta sa market. Yan po, araw-araw po tayong bumibili. Kapag may binta, ganito po ang ginagawa ko. Kapag may binta ako sa isang araw, bili ako kaagad. Yan po. Noon ay bumilin lang ako ng mga coffee ko, ay yung mga greatest coffee, 3 o 5 lang. Ngayon ay bumili ako ng 10 at mahigit pa. Yung Nescafe Creamy White ko, noon ay bumili lang ako ng 5 na piraso, ngayon ay 10 or 20 pieces ang aking nabili. Dahil mabinta na po siya at madami-dami na rin ang ating binta sa isang araw. Yung mga shampoo ko noon ay isa lang na brand, ngayon ay 3 o 4 na brand na ang aking nabili. Noon wala pa akong Downy, ngayon meron na po. At malaki-laki na rin ang nakikita ko na naidagdag. Marami-rami nang naidagdag sa aking tindahan. Noon hindi pa ako nakapagtinda ng mga chucky, juice, at mga candy ko ay dalawa lang ang klase. Ngayon ay 10 na ang aking mga candy. Meron na po silang choices. Ang aking mga toyo noon ay bumili lang ako ng kaunti. Ngayon ay 1 pack na. At sa aking pagtitinda ng dilata, noon ay sardinas lang, yung mga sardines. Ngayon ay may tuna na po. May tuna na po ako na maitinda. At 3 flavor ang aking na bumili. Bumili po ako ng 3 flavor. Yung may hot and spicy, adobo, at afritada. Marami-rami naman ang mabinta natin sa isang araw. At yung mga junk foods ko noon ay 5 or 3 sa isang brand. Ngayon ay meron na po tayong mga 20 pieces, 15 or 30 pieces. At noon wala pa tayong soft drinks dahil maliit lang ang ating puhunan. Ngayon meron na po tayo yung mga sito, meron na po, at yung mga sardinas ko or sardines noon ay 5 or 3, ay ngayon ay aabot na ako ng 10 or 20 pieces ang aking pagbili. Marami na po akong mabili na mga paninda. Sa nakita ko sa aking tindahan, may pag-unlad naman. Sana kung sino man ang may plano na magpatayo ng maliit na sari-sari store, pwedeng-pwede po kayong gumawa or magpuhunan ng 3,000. Pwedeng-pwede po yan. Kahit wala tayong tindahan na malaki, pwedeng-pwede po sa maliit lang na bahay or maliit na store ang ating ilagay sa ating paninda. Pwedeng-pwede po yan. Kahit nandyan lang tayo sa loob ng bahay, pwedeng-pwede po tayo magkabit ng mga maliliit lang na mga paninda.